Ganda ka? Ganda yan siya? Showbiz Top PH. Los, mag-iisang linggo na rin ang lumipas nang mag-celebrate ka. At hindi nga napigo ang mga fans ng KathDen nang mag-post si Kakay Bautista ng video kung saan may kita ang picture nila Kathryn at Alden na sila lang ang magkasama. Sabi nga ng isang netizen, doon na po sa part with Kat and Alden na dali. Itong unang araw kasi, puro magro photo ng Hello Love Goodbye cast ang nakikita sa social media. Ngayon, kinilig ang mga fans ng KathDen dahil nakita nila kung gaano ka-close ang dalawa at may chemistry daw ito para sa isa't isa. Dinescribe din ni Kakay na isang low maintenance ang kanilang pagkakaibigan. Dagdag pa niya, maraming salamat Lord at nandito pa rin kami. Walang panahon na lumipas kapag nagsasama-sama. Kiniling at pinagkasal din ni Kakay si Kathryn na siya ay gabayan at yakapin. Nasabi din niya na without you Kathryn, to the moon and back, your existence is a gift. Ramdam mo talaga na sincere ang mensahe na sinabi ni Kakay sa video post na ito. Si Kakay din kasi ang klase ng kaibigan na masaya kasama, totoo sa sarili, at hindi ka talaga iiwan sa ere. At tinaguri ang Miss Friendship nga siya sa showbiz dahil sa dami niyang group of friends. Sa kabilang banda naman, sobrang sinusulit ni Kathryn Bernardo ang kanyang bakasyon sa Palawan kung saan may kita natin sa video na ito na nag-jogging pa siya para ma-maintain ang kanyang sexy figure. Hi, Ma'am Kat! At playing volleyball with her friends. Magandang relasyon ngayon ni Kathryn Bernardo at Alden Richards. Paano nga ba nagsimula? Pinagtagpo at tunay na itinadhana bilang magkatrabaho ang kapuso actor na si Alden Richards at kapamilya actress na si Kathryn Bernardo. From saying hi hello lang noon, ngayon ay isa na ang aktor sa mga malapit na kaibigan at tandem ng aktres sa mga proyekto. Ikinuwentong nga ni Alden noon ang kanyang first impression kay Kathryn na inilarawan niyang awkward moments para nasa kanila. Hindi pa man niya opisyal na nakatrabaho ang aktres noon sa blockbuster hit movie na Hello Love Goodbye, ay una na silang nagkita sa mga events at awards night, ngunit hanggang doon na lang iyon. Pero really hi at hello lang talaga, walang usap. So noon nakita kami ng storycon, kinabahan ako na intimidate ako. Inakala pa ni Alden na mahirap umanong makausap ang aktres dahil nasa mga kaliwat kanang parangal nito sa industriya, ngunit na maling akala pala siya. Aniya noon sa panayam sa kanya sa unang hirit. Kumbaga, she just answers the question, isang tanong isang sagot, pero hindi pala. Nakatulong talaga yung we were able to work together in Hong Kong ng ilang buwan. Nang mga panahong ginagawa umano nila ang naturang pelikula, inamin ng aktor na sobrang nahihiya umano siya kay Kathryn. At nandun lamang daw siya sa gilid at nakikinig sa mga usapan nila Direkate Garcia Molina at ng iba. Kung saan nahirit pa ni noon sa usapan na mature naman pala ang aktres. Inamin naman noon ni Kathryn kung ano ang naobserbahan niya sa aktor nang una silang magsama at magkita na aniya, mature din kung mailarawan ang karakter nito. Kasi nung nagsalita siya, mukha siyang mature. Ang ganyan ko lang siya nakausap. Sobrang saya ako na si Alden ang nakatrabaho ko. Nakakapanibago naman para sa aktres ang unang salang nila sa proyekto at batuhan nila ng linya ng aktor. Ngunit kalaunay na sanay at naging okay naman sila. Aniya na mapapansin umano ng iba na mahirap ang unang scene nila kung saan unang nagtagpo ang mga karakter nila sa naturang pelikula. Naiintindihan naman ni Alden kung noong una ay medyo may ilang pa sila sa isa't isa dahil sa napakahabang panahon na si Daniel Padilla ang nakatrabaho at nakasama sa mga proyekto at promotions ay hindi naman talaga maiiwasan na may gulat factor sila sa isa't isa. Pumatok nga sa takilya ang love team ng dalawa na hindi inakala ng karamihan. Pinusuan at buhos nga ang support ang natanggap nila galing na sa mga netizens. Tila naging baligtad nga ang pagiging pamilyar nila sa isa't isa
Kung saan si Kathryn ay kilala na ng lahat dahil nasa pag-uumpisa nito bilang child star, habang si Alden naman ay baguhan pa lang noon sa pag-aartista. Bagong timpla at bagong kombinasyon niya ang nasilayan ng karamihan na magsama ang dalawa noon sa isang proyekto. Nilinaw pa ng dalawa na trabaho lamang at walang personalan ang pagsasama nila noon sa Hello Love Goodbye. Kung matatandaan na may ilan nga ang hindi tanggap ang tandem ng dalawa noon at marami nga ang mga fans ng Katniel ang nagselos sa pagiging on-screen partner ng dalawa. Sobrang nagpapasalamat naman si Alden sa aktres dahil kahit paman ilang taon na nang huli silang magsama sa proyekto ay never umanong nawala ang pagkakaibigan nila. Itong taon lang ay sobrang sinuportahan ng aktor ang pag-coming out of shell ng aktres na ikinatuwa niya at kita naman sa mga proyektong pinagbidahan nito na deserve naman niya lahat ng tagumpay. Kahit man hindi sila masyadong nagkikita umano ng aktres, ay inamin naman ni Alden na nakakamusta naman niya ito. Matatandaang inihayag ni Alden na kung sakaling magkakaroon ng part 2 ang Hello Love Goodbye, ay ika-cancel umano niya ang lahat ng schedule niya. Handa naman daw siya na makatrabaho muli ang aktres ngayon pa lang. Sa ika-28th birthday celebration niya ng aktres nitong nakaraang araw, ay sobrang pinusuan ng mga fans niya ang mga videos at mga larawang kuha sa selebrasyon nito sa Palawan. Nais pa niya ang malalapit ng mga kaibigan at nakatrabaho nito sa mundo ng showbiz at kasali na sa listahan ang aktor na si Alden. Pinusuan niya ang reunited moments ng aktres si mga kaibigan niya sa pelikulang Hello Love Goodbye na sina Kakay Bautista, Lovely Abelia at Maymay Intrata. Nabuhayang muli ang mga fans ng dalawa dahil nasa attendance ng aktor sa birthday bash nila for Kathryn. Samantalang napatili pa ang mga fans ng dalawa matapos na kinantahan ni Alden ang aktres ng OPM song na Bakit Ngayon Ka Lang. Sa shared Instagram video nga ay kasabay nga nitong kumanta ang komedyanteng aktres na si Kakay Bautista. Mas lalong pinusuan pa ng mga fans nila ang pasasalamat ni Alden sa aktres kung saan napasabi na lang siya ng panis, "Happy birthday, Kat, hindi ko ginagawa to." Hindi nga mapigilan ng lahat na magtawanan dahil sa good vibes na dala ng naturang kanta at sa performance ng aktor para nasa aktres. May pabirong hirit pa nga ang iba na tila ito mano ang theme song na hinihintay nila. Kasagsagan naman ang hiwalayang Daniel at Kathryn ay nirespeto nga ito ng aktor sa pamamagitan na ng pananahimik niya. At hindi pagbigay ng komento sa lahat ng katanungan ng iba. Inamin naman niya na pati siya ay nagulat at ayaw na niyang dumagdag pa sa maraming isyong ibinabato sa dating couple. Ayaw na umano niyang makisawsaw at mabash pa ng mga taga-suporta ng Katniel. Showbiz Talk to you.